MTB-MLE for grade 2. Ang ating pag-aaralan ay panlapi at salitang ugat. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang magagamit mo ng buong husay ang panlapi at salitang ugat. Basahin muna natin ang mga salita na narito at alamin natin kung ilang pagpapantig ulit. Ayan, malakas. Ang malakas, mayroon siyang tatlong pagpapantig. Mala at malakas. Tumakbo. Ang tumakbo naman, mayroon din siyang tatlong pagpapantig. Tumak at saka bo. Masaya. Ang masaya naman, mayroon ding tatlong pagpapantig. Masa at saka saya. Bumati. Mayroon ding tatlong pagpapantig. Bu, ma at saka ti. Mabait. Mayroon siyang tatlong pagpapantig. Ma, ba at saka it. Tumatanda. Mayroon siyang ilan? Bilangin natin. Tumatanda. Apat na pagpapantig. Ang salitang ugat, mga bata, ito ay payak na salita lamang. Samantalang ang panlapi ay di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Tandaan ha, ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, hulihan at kabilaan. Ang panlapi, ulitin natin, ay isang morpema o pantig na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Narito ang tatlong uri ng panlapi. Unahin natin yung una, unlapi. Ito, ang unlapi ay kapag inilalagay sa unahan ng salita. Ito yung pantig na inilalagay sa unahan ng salita. Halimbawa nito ay ang mag at saka ma. Halimbawa, ma at saka saya. Ang mabubuo nating salita ay masaya. Sa mag naman, magsaya ang nabuo nating salita. Halimbawa, unlapi pa rin, ginamit ang nag at saka na. Nag at saka tapos, ang salitang mabubuo natin ay nagtapos. Natapos. Pwede nating magamit ang dalawa. Nagtapos sa pag-aaral si Juana ng elementarya. Natapos sa pagsasagot ng module si Juana. Ayan, nagtapos, natapos. Pangalawa naman, gitlapi. Ang gitlapi ay kapag nakalagay sa loob ng salita. Ito ang pantig na inilalagay sa loob ng salita. Halimbawa, om. Ang om, halimbawa, sumayaw. Lumakad. Nasa unahan siya, om. S ang nauna, sunod ay om. Next. Ayan, gitlapi pa rin. In. Halimbawa, sinagot. Ginawa. Ang huli naman ay hulapi. Ang hulapi ay kapag nakalagay sa hulihan ng salita. Halimbawa, an, sabihan, sulatan, nabahan. Ayan, ito naman ang mga halimbawa din ng mga salita. Okay, tingnan natin. Ito halimbawa, salitang ugat, inom. Ang panlaping ginamit ay om. Ang nabuong salita, uminom. Dito sa tuloy, ang ginamit na panlapi, pa. Ang nabuong salita, patuloy. Dagat, salitang ugat, ang panlapi niya ay ka at kaan. Ang nabuong salita, kadagatan. Dito naman, tulong, main. Okay, ang panlapi na ginamit, ang nabuong salita naman ay matulungin. Labang, ating salitang ugat, ang panlapi ay mag. Makakabuo tayo ng panibagong salitang maglaba.
So, ayan ang mga halimbawa ng salitang ugat, panlapi at nabuong salita. Okay, subukan natin kung may natutuhan ka sa ating pinag-aralan. Okay, buuin ang salita sa pamamagitan ng salitang ugat at panlapi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, ang una ay bilog, ka at sakaan. Ang mabubuo mong salita ay... Okay. Okay, ang ating sagot ay kabilugan. Ang galing mo kung tama ang iyong sagot. Pangalawa, ganda, ka at sakahan. Okay, timer starts now. Yan, ang ating sagot ay kagandahan. Okay, pangatlo. Ayan ang ating panlapi at salitang ugat. Timer starts now. Ang ating sagot ay bigati. Pang-apat, luto at sakamag. Simulan mo na. Ating sagot, magluto. Napakahusay mo kung nakuha mo ang sagot. Kasunod, ibig at saka in. Simulan mo na. Kung ibigin ang iyong sagot, napakahusay mo. Tuloy pa tayo. Sayaw at sakaom. Tumpak ang iyong sagot kung sumayaw. Pampito,
tuloy-tuloy tayo. Meron pa hanggang 10 yan. 8, aga, at saka om. Simulan mo na! Sagot ay umaga. Umaga ang iyong sagot ba? Tama ka dyan. Tumpak. Tam. Last two. Tunay at saka pa. Simulan mo na. Magaling, magaling! Ang sagot ay patunay. Pang-sampo, inom at saka om. Ngayon, alam mo na, marami ka nang natutuhan mo at tandaan lagi ang natutuhan mo ngayon ay salitang ugat. Ang salitang ugat at panlapi, ang salitang ugat ay payak na salita lamang. Samantalang panlapi ay di siya malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, at sa kasahulihan. Kaya kabilaan, pwede sa unahan, pwede sa hulihan. Tandaan ha? Okay, basahin muli natin. Ang salitang ugat ay payak na salita lamang. Samantalang ang panlapi ay di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, hulihan, at kabilaan. Salamat sa iyong panunood. Sana may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. God bless at ingat po tayo.